Ito naman, Attorney Sam, si Catherine Kamata, 37 years old at isa po siyang housewife. Nilareklamo po niya ang asawang Marin, na binabahay na nito ang kanyang kabit. At nakikita daw po sa TikTok account na sobrang sweet pa nila. Wow. Na-excite ako panoorin to ah. Sobrang tapang ata kasi nga Marines eh. Oo. Panoorin natin ang video na ito. Wala nang intro-intro! Nainlove ako si isang sundalo. Araw-araw pinagdarasal ko na huwag ka na sana hayaang magmahal ng iba. Na sana sa akin ka na lang talaga. Na ako na yung tadhana mo. Ang selfish ko, no? Ayoko na kasi ng iba. Ayoko na ng bago. Sa'yo na ako nasanay. And... Oh, no! Iba! Nagulang tanga ko dun, attorney, ha? Sana all. Palaban talaga. Yun ang gusto kong malaman kung bakit naka-upload pa sa TikTok. Alam niyong illegal, in-upload pa talaga. Anong gustong patunayan, di ba, attorney? Tama. Ma'am Catherine? Apo. Gaano katagal na po kayong kasal ni Sergeant Heron Kamata? Bali po, apat na taon na po kaming kasal, pero 12 years po kami, kasama na po yung kasal namin na kami po. Sergeant Heron, si Attorney Sam Ferrer po ito? Yes, ma'am. Okay. Sergeant, napanood po namin yung TikTok ninyo. Opo. Sergeant, sino po yung kasama niyong babae doon? Naging anak ko, ma'am. Naging girlfriend ko dati. Pero may asawa po kayo, si Ma'am Catherine. Opo, opo, ma'am. Bakit naman po kailangang i-upload sa TikTok? Hindi ko po alam, ma'am. Hindi, sir. Okay lang. Kasi nandito na rin lang tayo. Nakita na rin natin yung TikTok. Pwede naman sabihin niyo po sa amin kung ano talagang nararamdaman niyo nung mga panahong yun. Baka in love po kayo. At kahit na you and me against the world. Okay. Ang sweet niyo po kasi nun. In love si Serge dito kay Jeneline. Kayo pa ba ni Jeneline Abdon? Hindi na po ma'am. Nung ano pa yan ma'am, wala. Nung last January po ngayong year, wala na ma'am. Wala ng communication. Wala na akong communication. Saan niyo po ito nakilala, Serge? Si Jeneline? Tawi-tawi. Tawi-tawi? Opo. Ang layo ah. Nung nadestino sa tawi-tawi. Opo. Alam ni Jeneline na may asawa ka, Sergeant? Hindi po. Okay lang yan, Sergeant. Andito na tayo eh. Nakita na rin yung TikTok. And siguro from the moment na in-upload mo yung TikTok, alam mo naman na maaring makita yon ng iyong asawa. Hindi po. Ako mamang nag-upload. Hindi nyo po alam na naka-upload yon? Hindi po. Pero alam nyo na may TikTok video kayo kasi syempre naman nung kinukuhaan yon, tama? Nagpa-participate ka pa, okay. Sir. Kumikis ka pa eh. Diba? Hindi ko naman alam na naman ganun mangyayari. Hindi, maging honest na lang tayo, sir, para malay nyo, tulungan ko po kayo kay Ma'am Catherine. Kasi opo. Yung ginawa nyo po kay Ma'am, masakit yun. Opo, opo. At alam natin yung mga consequence nun. Hindi ko na nga, I'm sure, alagad po kayo ng batas. Alam nyo po kung ano yung po pwedeng mangyari. Opo. Kaya po parang gusto ko pong intindihin kung bakit kayo nagkaganon. Para din po malaman ng mga netizens, kasi kahit po kami ni Shari, napapaisip kami, bakit ganun-ganun na lang ang tapang ng inyong kabit lumabas sa TikTok kasama ninyo? Kailan pa po kayo magkarelasyon, Sarge? Ano, ma'am? December. Oh, 1 month lang ho, sir? Yes, ma'am. Yung mukhang in love na in love po kayo doon, sir. Ma'am, paano nyo po nakita yung sa TikTok video, ma'am? Hindi ko po sinasadyang mabuksan mami yung ano yung account kasi mami nilalagin ko sana yung account na binigay niya sa akin na alam ko. Tapos nilalagin ko po yun, iba naman po yung nag-login. Pagka-login ko po noon, may nagpa-flash out po doon sa Facebook na pangalan po. Sabi ko, sino kaya to? Pero po, yung apelyido na ginamit, yung middle name niya po. Tapos po, inopen ko po yun. Pag i-scroll ko po ng gano'n, nakita ko pa lang po yung profile. Sabi ko, kikilala ko to. Pagkakita ko, sabi ko, alam ko tong sombrero na to kasi ito yung iniwan niya sa akin na sombrero. Dinala niya lang pagbalik niya. Tapos nataktan lang po yung apelyido sa uniform kasi naka-uniform siya. Kahit pa po, takpan niya po yung buong mukha niya kasi alam kong asawa ko siya, makikilala ko siya. Tapos nag-scroll po ulit ako. Pag-scroll ko po, natigil dun sa may picture na yung kakakabalik niya pa lang po, October 6 po yun. Picture po nila nung babae. Hindi ko po alam, katabi ko pala yung anak ko, nakita nung anak ko.
Sabi ng anak ko, "Mama, di ba kuya yung sombrero ni Papa? Eh bakit naglalalab yung babae? Ba't hinahalikan ng babae si Papa? Mm-hmm. Eh di ba ikaw po yung asawa? Bakit hinahalikan niya yung babae? Sino yan?" Nagtanong yung anak kong ganon. Mm-hmm. Tapos pag-scroll ko pong ulit, may nakita din po ako doon na may pa-cake-cake pa po siya. May nakalagay po doon ang address nila sa Taguig, pinagsama si 5 Taguig. Yun po yung address ng babae niya. Doon niya ibinahay yung babae niya sa Taguig. Nako. Gano'ng katagal na po yung relasyon nila, ma'am, sa pagkakaalam ninyo? Mahigit 1 year na po. Kasi po, nung nakita ko po doon, nabuksan ko din po yung messenger nila. Lahat po ng usapan, lahat po ng kababuyan na usapan nila, nabasa ko po lahat. Kababuyan? Lahat po ng, kagaya ng ano, ma'am? Meron po doon, ma'am, na isasagad ko to sa Linggo, meron pong ganon. Pag nakita kita, isasagad ko to ng ganon. Gusto kong hawakan mo si ganito, si Panot. Gusto kong amuyin si Badiday. Ganon, may ganon po. Lahat po ng kababuyan nila sa usapan nila, nabasa ko pong lahat. Lalo na po yung nakita ko pong TikTok na 1 year na sila ng babae. Nakaupo po yung babae sa kanya, pareho po silang hubad. Tinakpan lang po ng emoji na kalagay doon, 12 months of love nila. Kaya hindi po ako naniniwala na hiwalay na sila. Kasi lahat po ng ebidensya, lahat po ng pictures, ng videos, ng convos, nababasa ko po at nakikita ko. Nakasave po yun lahat. Naku. Lahat po yun. Simula po nang nalaman ko yun, tinago ko lang. Kasi sabi ko gagamitin ko para sa kanya. Kasi alam ko din po lahat ng niloloan niya, tinatago niya sa akin. Kaya po kakarampot na lang yung dumarating sa amin ng anak ko. Nung last March nga po, umuwi po siya ng December. Mm-hmm. Tapos nung umuwi po ng December 2020, tinanong ko na siya kasi may kutob na po ako nung dati. Tapos sabi niya, dininay niya, wala naman daw. Okay. Tapos sabi niya nga po sa akin, may iba daw siyang problema. Sabi ko, anong problema mo? Bakit nagkaganito tayo? Hindi naman tayo ganito. Pag-usapan natin mag-asawa tayo kasi tayo lang na makakaayos ang problema natin. Yun pa sabi ko sa kanya. Mm-hmm. Tapos sabi niya sa akin, kinakilala daw, naging kaibigan niya daw po sa Tawi-Tawi, lalaki daw po. Sabi ko, anong nangyari? Gumamit daw po siya ng shabu. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya daw po nagkaganon siya. Tapos, nagkaayos po kami nung umuwi siya ng December. Tapos, bago po siya umalis, sabi ko sa kanya, iba yung nararamdaman ko. Sabi ko, para akong buntis. Pag January po, na-confirm ko, buntis nga ako. Mm-hmm. Tapos nun, bihira na po siya tumawag. Nung last March po, 2021, tinatawagan ko na siya kasi sabi ko, sumasakit na yung puson ko. Mm-hmm. Nag-i-spotting na din po ako. Wala man lang po kahit tawag. Tapos sinext ko ulit siya kasi nagkasakit doon yung nung anak ko. Dinala ko pa nga po doon sa pedya niya. Sabi ko, bigyan mo ako ng pambili ng gamot. Mamilang taon na po yung anak ninyo? 5 taon po, lalaki. Tapos nabuntis ka pa? Opo, last March po. 3 months po ako nung last March. Nalaglat din po yun. Ah, okay. Alright. Pinabayaan niya na po kami. Tapos yun, nagsabi niya maglo-loan din siya. Yun lang po yung loan na alam kong meron na loan niya na sinabi niya sa akin. Bali po, pinadala niya sa akin 50 mil lang. Tapos sabi, may natira daw sa kanya. Sabi ko, aanin mo yung tira. Ang laki-laki pa ng tira sa kanya. Pero ma'am, ganito. Ngayon na alam niyo na. Opo. Okay? At mukhang tinatanggi ni Sergeant Heron, sabi niya, hindi na daw sila, pero inamin niya na meron siyang nobya. At ang nobya niya ay si Jenny Lynn. Ang sabi niya, hindi na sila. Ngayon, ano pong gusto niyong mangyari, ma'am? Bali po ganito, ma'am. Kasi kakarampot na lang yung dumarating sa amin. Tapos alam niya naman pong may sakit ako. Kailangan ko magpagamot. Wala na siyang pakialam. Gusto ko siyang matanggal sa serbisyo. Mm. At gusto ko rin po silang makulong ng babae niya. Sergeant Heron. Hello, ma'am. Narinig niyo po lahat nung sinabi ng inyong misis, sir? Opo, ma'am. Ano pong gusto niyong sabihin ngayon? Sa atin, pero ano bang ano, ma'am, na kakarampot? Eh, yun man lang talaga yung sahod ko na. Eh, sir, kasi napupunta sa kabit ninyo eh. Hindi ko naman, ma'am, binibigay yung sahod ko doon. Eh, nag-loan ako. Binahay niyo daw po. May mga ebidensya daw po ang inyong misis. Hinihingi pa nga po ng babae duplex. Tapos kami nakatira lang dito sa relocation na binigay ng gobyerno. Ayun, tapos sinabi niya pa nga, ma'am, nung last na uwi niya po, ma'am, nung September, nakita ko din po sa conversation nila, isasama niya yung babae, ilalapit kita doon sa amin. Kaya alam ko, isinama niya dito yung babae. Ay, grabe. Kaya po din, napagtanto ko din, ma'am. Pasensya na. Opo, ma'am, no, pasensya na, Sergeant, ha, kasi kakaabot lang sa akin. Grabe tong video na nakikita ko ngayon, no, wala kayong damit. Yan nga po, ma'am, yung wala kayong damit nung kabit mo. 12 months of love. I love you, honey. Kaya po hindi ako naniniwalang wala na sila.
Kasi ngayon, ma'am, nalaman ko din, ma'am, nung pumunta, galing po ako grabe, din, ma'am, oh. Nalaman ko din po, ma'am, na kinasal sila nung babae niya kasi nagpa-convert siya sa Muslim. Napag, nalaman ko din po yun, kinasal na sila. Mm-hmm. Tapos pineke niya pa yung pirma ko para makasal sila. Ano yun? Falsification of public document? Kahit nga po, ma'am, Merong ganun, ma'am. So, nag-falsify pa siya. Pineke niya ang inyong pirma. Opo. Kahit mapag ano siya, ma'am, nag-fill up siya ng sal-in niya. Di ba po, kailangan ako magpirma, di ba po? Mm-hmm. Pinipeke niya din po yung perma ko sa sal-in niya. Di falsification din po yun, di ba po? Nako, Sergeant Eron. Hello, ma'am. Grabe naman pala yung mga pinaggagawa ninyo sa misis nyo. Ma'am, yung sal-in na yan, ma'am, wala man siyang yung kasi ako man ganito, lang. Ganito, sir. Papadaliin natin, no? Kasi grabe, opo. Hindi ako makaget over dito sa nakikita kong video. Akala ko malala na yung TikTok, pero grabe to, oh. Hubad kayo. Girl, nakapatong yung babae sa'yo. Nakandong. At hawak nung babae mo yung cellphone, tapos merong salamin. Tapos ma'am, yung anak niya nangailangan ng cellphone para sa online class. Yung babae niya, binili niya ng laptop saka ng iPhone 6. Pero yung anak oo, niya... Oo nga, naka-iPhone nga yung babae dito. Binili niya ba ma'am ng isang set na nikli ng, ano, ng alahas yung anak nung yung babae niya. Pero yung anak niya wala. Pinagkakaitan niya. Ang kaalam, kahit po alam nung asawa ko, alam niya na ang reseta ng pedya niya, pedya siya. Pero sabi niya, palitan ko daw kasi ang mahal. Tapos mm-hmm. kami tinitipid, yung babae niya po, hindi. Yan ang problema, no, sayang. Kahit pangpansyon ng kapatid ng asawa niya. Gigil na rin ako dito kay Jeneline Abdon, eh. Kahit po mampansyon ng kapatid ng kabit niya sa pang nagbibigay. Kahit po yung pantustos anak ng kabit niya sa nagbibigay. Tapos kami tinitipid, hinahanapan ako ng asawa niya. Sir, familiar naman kayo sa immoral conduct, di ba po? Sa revised uniform rules on administrative cases. Yes, ma'am. Disgraceful and immoral conduct. Di ba, sir? Yes, ma'am. Sir, loyal ba kayo sa inyong uniforme? Gusto nyo po bang mamaalam sa inyong uniforme? Hindi po, ma'am. Parang gusto nyo, sir, eh. Kasi alam mo yon, yung mga ginawa mo, hindi mo pinahalagahan ang iyong uniforme. Ikaw ang tagapagtanggol, alagad ka ng batas, eh. Tapos ganito. Yes, aside doon, sir, meron ka pang nilabag na batas, pati pamimeke ng pirma ng iyong asawa. May karampatang pagkakakulong yun, sir. Falsification of public documents, kung sa public document mo pa inilagay. Yes, ma'am. Asan na po ngayon, sir, si Jeneline? Bali, wala na yan dito, ma'am. Nasa, ano na, bumalik na ng ano. Huwag ka pong sinungaling kasi alam ko andyan lang sa sakawit, ibinahay mo kasi sabi mo ilalapit mo siya kahit saan ka ma-destino. Alam ko yung ginagawa niyo lahat. Medyo madami na to, sir, ha? Kasi hindi ko na nga binanggit yung concubinage, yung vowsy, yung child abuse. 5 years old pa lang yung anak mo, tapos pinagkakaitan mo kung may negligence kang ginagawa at hindi mo sinusuportahan yung mga basic needs ng anak mo, 5 years old. May child abuse din kasama yon. Aside sa vowsy na ginagawa mo sa asawa mo, emotion, psychological violence dahil sa pangangabit mo. Katulad nga ng palagi kong sinasabi, may na-convict na ang Supreme Court, hanggang 8 taon pagkakakulong yun, sir. Concubinage, kapag napatunayan natin na binabahay mo talaga itong kabit, at si kabit kahit wala to dito, hindi namin makontak, kasama siya sa kaso sa bawsi pag nagkataon at sa concubinage. Eh, wala naman po talaga kayo, ma'am. At pero mamamaalam ka sa iyong uniforme for disgraceful and immoral conduct. Huwag mo na kasing itanggi. Lahat na nga ng evidence andyan na. Pero kung pwede din, na wag naman sana. Kasi saan pa tayo kukuha ng ano? Saan pa tayo kukuha ng ano na? Ma'am Catherine, paano kapag ano, kulang yung binibigay ni Sergeant? Ano po ang inyong ginagawa? Paano nyo sinusuportahan ang inyong anak? Sa kapatid ko po, binibigyan po ako. Hmm. Tapos meron naman po akong naitabiyon po yung... Na-operahan ka nga, wala. Utang, may utang pa tayo sa kanila. Alam mo, Sergeant, wag ka ng ano, manumbat. Yes, ma'am. Inaano ko lang po. Tinatanggap ko naman po yung kasalanan ko, ma'am. So, ano ngayon? Pero sana, ma'am, tinabihan ko na kasi siya. Nung umuwi siya ng December, tinanong ko na siya. Nung May, tinanong ko na siya. Sabi niya, wala. Tapos, sinaktan niya pa ako, ma'am. Nakita nga nung ninang namin sa kasal, tapos nung mga kapatid ko, yung mga pasako sa braso, bumukol ko yung ulo ko. Sergeant, kausapin niyo po yung business niyo ngayon kasi ang dami talagang mapafile na kaso sa inyo pag nagkataon. Yun na naman yung inaano ko. Paano kung mawalan ako ng ano, trabaho? Makulong ako. Wala naman. Wala na kaming ano, mapagkukunan.
kailangan niya pong paitangtan niyo sa amin mag-ina. Lahat ng ginawa niyang nasama ng loob sa amin, yung emotional, saka psychological, pati child abuse sa anak namin. Kasi nakita po ng anak namin yung TikTok nila, ng babae niya na naghahalikan sa harap ng salamin, naka-uniform siya. So, kumbaga, willing kayong makipag-settle, Ma'am Catherine? Hindi po. Itutuloy ko po okay. Yun para sa anak ko. Yun kasi din, no? Ang point ko kasi, kaya kanina tinanong ko kung ano yung mga ginagawa nyo kapag kulang ang binibigay ni Sergeant Heron. Kasi ang point doon, Sergeant, ginagawa ng paraan ni Ma'am Catherine, yun ang problema. No? Nung kulang yung mga binibigay mo sa kanila, siya na ang gumagawa ng paraan. So ngayon, hindi mo na siya pwedeng takutin na kapag nawalan ka ng trabaho, hindi niya kayang buhayin yung anak ninyo. Saka po, tumulong naman po ako sa kanya kasi nung nag-pandemic po, nagtinda ako ng pakwan, nag-online selling ako, nagtinda ako ng barbecue, tapos nagtinda pa ako ng gulay dito, nagtinda pa ako ng luglug. Kaya kaya kong buhayin yung anak mo kahit wala siya. Ayun. Samantalang ikaw, Sergeant, ay mapupunta sa kulungan pag nagkataon. Ang masakit pa po nito, ma'am. Alam nung pamilya niya lahat ng ginagawa niya. Kinukonsinti siya. Katunayan nga po, ma'am, ngayong 24 siguro, ngayong magpapasko, magtitipon-tipon sila doon sa bahay ng kapatid niya sa General Trias. Baka isama niya doon yung babae niya. Kaya sabi niya, wag na pong sumama doon sa nanay niya papuntang Manila. Nagagalit siya na yung sama kami ng anak ko. Para hindi ko makita yung ginagawa nila. Para hindi ko makita ng anak ko yung ginagawa nila na panluloko sa aming mag-ina. Nako. Sergeant? Hello, ma'am. Paano to? Hello, ma'am. Kung pwede sana, ma'am, na wag mangyari yan kasi... Saan po kayo magpapasko, Sergeant? Dito, ma'am, sa, ma'am, Sangli, Cavite, ma'am. Sa Cavite po yun. Cavite City. Oh, tama nga yung sinasabi ng inyong misis. Eh, wala na talaga kami, ma'am. Ah, okay. Pero, sana, ma'am, kung yun yung, decision niya, kung pwede na hindi man mangyari yan. Kausapin nyo ngayon yung asawa nyo, Sergeant. Kasi kami, tutulong kami sa kanya dahil ang dami niyong atraso talaga, kawawa din yung bata. Tapos grabe yung kabit ninyo, sobra. Walang video call. Hello. Kung gagawin mo yan, paano pa yung natin din? Wala na nga, nagsisi na rin ako. Sinagawa ko na ngayon, hindi ko naman na ibabalik. Ngayon naiisip mo yan, pero yung panay ang loan mo, hindi mo yan naisip, no? Kailan na lang ba yung na dumarating sa akin na sahod mo? Ngayon nga alam ko nag-loan ka na naman. Tapos yun, pagpunta ko na Mumbai, may nag-loan ka pa nang hindi ko alam, itinatago mo pa sa akin. Mm-hmm. Tapos yung kapkon mo asan? Meron siya, ma'am, na passbook na itinatago sa akin. Dati po binibigay niya sa akin yun. Sinasabi niya ko magkano na yung laman, tapos yung passbook iniiwan niya. Ngayon po, nung may babae na siyang ganyan, kahit ipakita sa akin yung passbook, kahit sabihin sa akin kung magkano yung laman, hindi niya sinasabi sa akin. Kailangan kong malaman yun, di ba po? Kasi asawa ko, conjugal yun. Okay. Mm-hmm. Tapos sinabihan niya pa ako ng gahaman. Gahaman po ba yun na malaman kung magkano yung laman nun? So ganito, Ma'am Catherine, no? Kasi alam ni Sergeant na ang dami talaga niyang kasalanan dito at maraming pwedeng ikaso at pwede siyang matanggal sa serbisyo. Yun, sigurado ako talaga. Pero mas malalang makulong, hindi ba, Sergeant? Opo. Ngayon, ma'am, paano kung kausapin kayo ni Sergeant? Willing ka bang makipagkita sa kanya? Makikipagkita lang po ako sa kanya kung isa sa staff niyo ang kasama ko. Tapos yung papatid po kasama ko. Oh, sige. Pero hindi po ako makikipag-settle sa kanya. Buo na po yung decision ko. Kasi ilang beses ko na po siyang binigyan ng pagkakataon na baguhin yan. Sinabihan ko na siya, ma'am. Ayoko masira yung pamilya namin. Ayoko mawala ng ama yung anak ko. Ganyan pa rin yung sinasabi niya sa akin. Tapos sinabi niya sa akin nung last na uwi niya. Mabuti pa ka, magawin ko na lang na, mang babae. Tapos yun pala ginagawa niya na matagal na. Tapos hindi lang po yan yung babae niya, ma'am. Madami na. Pakisabi naman kung ilan para marinig ni Ma'am Jeannie Lynn Abdon. Hindi lang daw po apat. Ah, ganun ba? Gusto mo bang banggitin yung mga pangalan, ma'am, para magkaalaman yung mga kabit? Para aware sila. For sure, nakikinig tong si Ma'am Jeannie Lynn Abdon. Nakala mo ikaw yung only one. Yung ilan po, ma'am, hindi ko alam yung mga pangalan. Tapos yung isa, ma'am, na taga-tawi-tawi din, ang pangalan doon, kasi pinost niya ng pinost yung mukha ng asawa ko, pero may emoji lang. Maria May Empanado. Yun ang pangalan ng babae. Tapos nung i-search ko sa ulit, nagpalit na naman ang pangalan. Shera-shera na ngayon. Tapos iba na naman yung pangalan. Nagpalit ng palit yung babae ng pangalan. Oh no!
kahit po dito sa amin may naging babae din yan. Kahit diyan sa Cavite din may naging babae din yan. Kahit doon sa Zamboanga mayroon din. Wow. Sabi naman, sobra-sobra naman din yan. Tapos nung 27, ma'am, tinanong, nagpunta ako doon sa, sa Sangli, hindi lang ako pumasok, nagtanong ako doon, sabi ko, andito pa po ba yung asawa ko? Mm. Tapos sabi nung bantay doon, ay, ma'am, ikaw pala yung totoong asawa? Sabi ko, bakit po, sir? Kasi nung 27, meron ditong nagwalang babae, asawa daw yun. Sinong asawa? Ako yung totoong asawa. Ah, okay. Nagwalang daw po doon sa harap ng gate. Ibang klase. Ano ba yan, sir? Hindi niya po kasi alam, ma'am, na nagpunta ako dyan sa Manila. Kakauwi ko lang po kaninang madaling araw. So, ma'am, naiintindihan talaga kita kung talagang diretsuhin na natin to ng kaso. Inaalala ko din yung anak ninyo. Lalaki o babae yung anak ninyo, ma'am? Lalaki po, ma'am. Kahit po nga, ma'am, pag tumatawag siya, kahit kausapin niya yung anak namin, ayaw niya na. Tapos pag sabi ko, be, tawag ka ni, kausapin ka daw ni papa mo, ano sabi ng anak ko? Ayoko, mama, hindi niya naman tayo love, may iba na siyang babae. Natutrauma yung anak ko, kawawa naman po, 5 taon pa lang. Traumatized na sa kanya masyado, yung lahat ng ginagawa niya, nakita ng anak ko. Kaya hindi na po ako uurong, tutuloy ko na po ito, ma'am. Buo na po talaga yung desisyon ko. Sergeant, buo na ang desisyon ni Ma'am Catherine. Kaya pala po nung sabi ko magkukuriya ako, hindi siya nagdalawang isip na payagan ako. Sabi niya, sige. Di ma'am, pakinggan natin si Sergeant. Baka meron pa siyang masasabi. Kasi ako, wala na eh. Sa dami ng, hindi ko rin alam kung anong po pwede kong sabihin kung ako nasa lugar ni Sergeant. Pero baka naman. Sige po, pakikinggan ko po siya. Sergeant, ayan makikinig daw si Ma'am Catherine bago tayo tumuloy sa pag-file ng kaso. Kasi marami-rami yun. Both criminal and administrative case. Sana pag-isipan mo rin muna bago mo rin gawin yan. Kahit gaano man na nagawa ko yun. Pero hindi siya, ma'am, nagsisisi. Yun nga eh. Hindi niya pinagsisisihan. Hindi ka man lang po mag-sorry, sir? Hindi. So, pasensya ka na. Tatawagin mo pa, baby, may gana ka pang tawagin ako na ganyan. Ang kapal ng mukha mo, no? Sa'yo na yung sorry mo, hindi ko na yan kailangan. Ang dami na ng sakit na ginawa mo sa akin, lalo na sa anak ko. Nung nasa tawi-tawi ka nga, nung ginawa mo, nag-video call ka, hindi mo lang tiningnan yung anak mo. Tapos magsusorry ka. Hindi mo alam yung sakit ko nararamdaman ngayon. Yung sakit ko ngayon, hindi mo alam kung sino may gawa. Pinapakulang pa ako, ma'am, nung kabit niya. Nako. Ma'am, pwede namang magpa-check up din po kayo, no? Tutulungan po namin kayo pag nagkataon na magkaroon din ng psychological assessment, ikaw at ang iyong anak, para nung po doon sa kaso. Nga, ma'am, nung nalaman ko, ma'am, na ganito, nag-nervous breakdown talaga po ako kahit ang dami kong gagawin, lahat-lahat ko, wala akong nagagawa. Sige. Dumating na nga po ako sa point na halos mag-suicide na ako, pero naisip ko lang yung anak ko. Tama yan, ma'am. Magpakatatag ka para sa anak mo ngayon. Tutulungan ka namin i-file lahat ng kaso dito sa iyong asawa na wala naman din talagang masabi. Hindi man lang siya humingi ng tawad. So, binigay namin lahat ng pagkakataon, Sergeant Heron Camata, ma'am, para makausap mo ang iyong misis. Wala naman. Hindi ko na rin kasi mga plano. Tatanggapin mo yung kapalaran mo pag nagkataon. Magagawa mo. Ma'am, pwede ako magtanong po. Ano po yun, ma'am? Pwede ko po bang isama yung mga kasabwat niya? Posible. May mga kasamahan po siyang kasabwat niya, ma'am. Wala nga akong kasabwat. Idadaan mo pa yung walang alam na tao. Yung isa, ma'am, yung isa niyang junior, ma'am, yun yung naghatid sa kanya papunta doon sa boarding house ng babae niya sa Taguig. Tapos yun din po yung nagsundo sa kanya pabalik doon sa kampo nila. Sige, ma'am. Pag-usapan po natin off-air yan, ma'am. Opo, lahat yan. Kasi kagaya nga ng sinasabi ko, yung sa Bausi naman, meron namang principle of conspiracy na tinatanggap. Pero tignan natin kung papasok. Okay, ma'am? Opo. At saka yung kabit niya, mga kabit niya. Gusto ko din po makulong yan. Siyempre naman, kasama yung mga yan. Alam nga namang sarap ng buhay nila, di ba? Para to sa iyo at sa iyong anak. Okay, ma'am? Tapos sasabihin pa sa akin, ma'am, nung babae niya, desperado daw ako. Paano ako naging desperado? Sino yung desperado? So, alam niya, attorney, na may asawa. Alam pala. Alam niya po, o, pinagtatakpan pa siya ni Sergeant Heron, pero ganun talaga. Hindi pala sila magsasama sa kulungan pag nagkataon magkahiwalay. Itanggi niya pa po, ma'am, ng itanggi. Isasampal ko sa kanya lahat ng conversation nila sa messenger. Itatanggi pa niya lahat ng kababuyan nila na conversation nila. Tingnan po natin, ma'am, kung ano yung mga pwede nating ikaso. Okay, sa kay Sergeant Heron, sa kanyang mga kasabwat at dito sa kanyang mga babae. Okay po, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Huwag niyo pong ibababa ang telepono. Kakausapin po kayo ng mga staff. Okay po? Sergeant Camata, maraming salamat po. Sir, salamat po, sir. At magandang hapon po.